Matatanda ang noong Miyerkules na aresto sa isang checkpoint sa Talaingo, Davao del Norte, ang grupo ni dating bayan muna representative sa Toro Campo na may bitbit na mga minor de edad na lumad. Nagkaisa ang mga leader ng Indigenous People o IPs sa Mindanao sa pagbuo ng isang resolusyon upang manawagan sa mga otoridad na imbestigahan ang patuloy na paglabag ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa karapatan ng mga lumad. Kanina, mahigit 20 IP leaders sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang nagtipon at lumagda sa nasabing resolusyon. Isa sa pinaiimbestigahan ang massive recruitment ng NPA sa kanilang mga komunidad at kadalasang punterya ay mga kabataan. Iimbestigahan din ang kaliwat kanang pagpatay ng NPA sa mga leader ng lumad na batay sa talaan ng Mindanao Indigenous People Council of Elders and Leaders o MEPCEL, umabot na sa 1,000 IP leaders ang napapatay. 17 insidente rin ng karahasan ang ginawa umano ng mga rebelding grupo sa komunidad ng mga katutubo. Ayon kay Lipatuan Joel Una, chairman ng MEPCEL, hindi sila titigil hanggat hindi napapalayas sa kanilang komunidad ang mga rebelding komunista. Kami nagpalayon po piling mga bundang hangtod ng CQPP mawala sa teritoryo sa tribo tungkol kay anuman. Sino may nagdalag-talito dito karon? Laman din na resolusyon ang paghihigpit at pagbabawal na makapasok ang iba't ibang non-government organization sa komunidad ng mga katutubo nang walang pahintulot. Mula ngayon, bukas, wala nang mga institution or NGO, kahit government institution, papasukin sa ancestral domain na walang proper process. Samantala, kabilang rin sa resolusyon ang panawagan ng grupo sa Department of Education o DepEd na imbestigahan ang mga paaralan ng mga lumad kung ano ang itinuturo sa mga estudyante nito. Ito yung malaking question mark talaga sa amin, sa tribo sa buong Mindanao. Ano ba yung ginagawa nila? Bakit nag-travel ng gabi? Tapos binibit-bit yung 14 na mga minor na mga kabataan ng IP na kung tanungin natin yung mga parents nila, wala namang paintulot, walang alam kung saan sila binibit-bit. Umaasa naman ang grupo na sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga IP leaders sa rehiyon ay tuluyan ng makakamit ng mga lumad ang kapayapaan sa kanilang mga komunidad. Ang struggle namin ngayon ay itong lumad killings na sunod-sunod po na pagpatay ng aming mga dato at mga IP members. Ito po ay malaking problema na sa hinaharap namin sa ngayon sa kadahilanan po na doon sa laban namin, doon sa IP school, yung Indigenous People's Education. Kasi ang nangyari ito, ilang beses na po noon, by 2013, nakipag-negosit po kami sa partido, sa New People's Army, para makipagtulungan na i-accredit yung briefs nila, yung tinatawag na Tribal Filipino Program of Sir Gabilsor, at saka yung dito naman sa part ng Lianga, ang Alcadeb. Pero hindi talaga pumayag ang NPA at grabe na yung galit nila sa amin. Kaya nga po, sa ngayon, sa kadahilanan, pinapatay yung mga leaders namin at mga IP na hindi sumusuporta at uma-against doon sa trips at Alcadeb. Sa ngayon, kami po ay porsigido na ipasirado talaga yung school na yun dahil ang nakapagtataka bakit mayroong halos 100% ng mga kabataan na product sa mga school na to ay nagiging anti-government at ang iba nagiging full-timer. May isa nga dito sa amin, isang sityo na ilang dikit na nag-operate yung trips na hanggang ngayon wala ang iisa nakapagtapos ng kolehiyo. Kung hindi, sila ay halos lahat ay nag-joint doon sa New People's Army. Being full-timer. So kami,
Porsigido kami na Episerado ito. At kami po ay humihingi ng tulong sa ating pamahalaan na sana ay mabigyan talaga ng tugon itong hiling namin na mapasarado yung trips at Alcadip dito sa probinsya ng Surigao del Sur. Kasi hindi naman sa akin galing yung statement mismo doon sa community, yung mga tao namin. At mga teachers din ang galing, teachers din ng trips. So, bilang isang leader, ako po ay humingi ng tulong sa sambayan ng Pilipino, sa ating pamahalaan na mapadali yung pagsirado. Sa ngayon, although marami namang na-close, pero humihirit din po yung mga left-leaning organization. Nakita naman po natin no, sa social media, yung CBR School, sila po ay gusto pang ipapalabas na yung mga nasa school ng Trich at Alcadib ay nabusok. Lalo na po yung school, ang aking school, yung documentary ni Atom Arroyo, yung tinatawag na Ang School Kong Bakwit. Yun po ay napaka-opensive para sa amin. Bias po yun para sa amin dahil sila po ay nagdokumento na hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang parte ng mga legitimate tribal leaders na magsalita. Ang kinukuha lang nila yung nandun sa mga kabataan na nandun sa Maynila na nagsabi na yung lahat ng kabataan sa buong Mindanao sa IP ay inaabuso ng sundalo, lalo na dun sa particular ng mga IP school na tinatawag nila. So, sa akin, yung sa SOS, yung tinatawag natin na CBR School, sana kung totoo silang nagsalita ng totoo, kung totoong silang tao, sana harapin nila kami. Kasi willing naman po kami na makipag-dialog. Kaya nga po, sinachallenge natin ang ating mahal na congresswoman, Eupemia Campos Culiamat, na i-facilitate niya yung congressional hearing between SOS, yung SINAG, yung TRIF at Alcadip at other left-leaning organization, at willing naman po kami naharap dahil kami po ang nasa community. Si Congresswoman Culiamat, bilang isang katutubo, ay sina-challenge natin siya. Kung hindi man siya makakaliwa, dapat bigyan niya ng aksyon itong sobra at sobra na po talaga na pagpamatay sa aming mga leaders at pagbanta sa amin. So